Papunta kami ng hardware niyan at bibili kami ng grout para sa tile. Katatapos lang ng ulan pero si Aya makulit, gusto talaga sumama. Kaya sinama ko na lang kaysa magngangangawa. Medyo basa pa talaga ang kalsada kasi sobrang katatapos lang ng ulan. Pinagdala ko nga siya ng lampin para if ever na umambon may pantakip siya sa ulo niya. Meron din naman kami dalang payong. Pagdating namin ng hardware, bumili na ako agad ng grout. Kaso nga lang sabi ni ate wala daw kulay puti. Gray na lang daw yung grout na available sa kanila. Bumili na lang din ako. Bumili ako ng 4 na kilo. Pero di ako sure ha kung pwede tong gamitin or hindi. Kasi nga puti yung pinapabili ni Papa. May pagkapala decision lang talaga ako paminsan-minsan. Tsaka ayoko na kasing magpabalik-balik kung if ever man na pwede yung gray. Nagbayad na ako agad para makauwi na kami at medyo makulimlim na. Baka abutan kami ng ulan, kasama pa naman namin si Aya. Naalala ko din pala, ubos na stocks ni Aya at Lucas. Kaya sabi ko sa kapatid ko, daan na lang muna kami at ibibili namin ng cookies. Maliit lang yung store nila pero kahit papano, madami rin silang paninda. At ang mahalaga, meron sila ng brownies na paborito ni Aya. Tsaka ng chocolate chip na cookies. After ko mabayaran, ito namang si Aya hindi na nakapag-intay. Buksan ko na daw yung brownies niya. Sobrang paborito niya talaga yung brownies na yan. Bukod sa cookies, yung brownies na yan ang lagi niyang request. Kita nyo naman, di na nakapag-antay na makauwi kami. Pinabuksan niya na talaga agad. Napadaan na rin pala kami dito sa may ukay-ukay. Sabi ko sa kapatid ko, pumasok lang muna kami at naka 40% sila ngayon. Maganda rin kasi mag-ukay dito kasi malawak tsaka madami silang paninda. Tuwing nagagawi ako dito sa may bandang Pitugo sa amin, lagi akong dumadaan dyan, tumitingin-tingin lang kung may mga maganda at sale. Tingnan nyo si Aya, dumampot na kaagad ng mga laruan. Sabi ko sa kanya, pumili lang siya ng isa. Ang kinuha niya pala si Thomas, yung train. Ako naman, tumingin-tingin sa mga sapatos. Nakasale din kasi yung mga sapatos nila. Then nakita ako tong Crocs na bota. 80 pesos lang. Bibilihin ko sana para ito kay Lucas. Ito pala yung nabili kong saksi na sapatos. Saan niya naman sa gagawin? Hindi naman kami pa lumalabas gamit. Ang galing nga. May nabili pa na sukat sa pandals na saksi. Nabili ko lang yan ng 80 pesos. Kaso nga lang nakasale wala na kasi sila. Alam sa mga sapatos, pumunta naman ako sa mga pantalon. Ibibili ko kasi ng pantalon yung paa ko. Dahil mahilig ako sa jelly shoes. Ang binibili ko face nila sa probinsya. Sabi niya sa akin, ibili ko na lang daw siya sa ukay. Ito naman pala yung nabili ko para kay Aya. Kaya ayan, nabili ko lang din siya ng 80 pesos. Alam niyo ba, kasi ang hirap sa pamili kasi sobrang magaganda lahat. Sobrang laki meron na natipid na ko. Na kasi before, ganda binibili ko si Aya ng brand nyo na ganyan. Bagong-bago pa may store tag pa, kasi mabilis lumaki ang paa. Yun lang, share balik ko lang, tatlo kasi ang bibilihin ko para sa kanya. Kaya naghanap-hanap at nagtingin-tingin pa kami ng kapatid ko. Tinanong ako ng kapatid ko, paano ko nalaman na kasya yun sa kanya. Kaya nilabas ko tong tali na hawak-hawak ko. Binigay ko sa kanya. Sabi ko, dyan niya sukatin kasi kanina, bago umalis, sinukat ko yung bewang niya. Wala kasi kaming tape measure, kaya ayan na lang. Matapos kami makabili sa ukay, may nadaanan kami mga turo-turo. Kaya huminto muna kami at bumili kami. Medyo nagutom din kasi ako. Matagal-tagal na rin kami dun sa ukayan. Ang hirap din kasi pumili, lalo na kung masyadong madami. Baka nagtataka kayo kung asa na si Aya. Ipinahatid ko na muna siya sa kapatid ko kanina, pa uwi. After namin magmerienda, umuwi na rin kami kaagad. Bring your daddy in Pangasinan. Oh, finish your daddy. Oh, it's oh. Bag. Bag. You did it later. I'm going to do it. Babaw ni mo?